Ang saya-saya! Ang saya-saya-saya-saya! Magandang araw mga ka-team Unbearable dito sa Unbearable Channel sa YouTube. Maraming salamat. Ang saya-saya ng mga subscribers natin. O, diba? At I'm sure ang saya ng maklis. Ang maklis daw o. Kung last episode, nag-mayward tayo, ito maklis naman, balitang maklis. Kasi diba, itong ating baby, Makoy! Makoy De Leon ay nag-post sa kanyang IG social media account na nasa isang, parang nasa bangka sila or ano. Hindi natin alam kung kailan yun kasi parang bawal pa naman kasi lumalabas, diba? Wala pa mga ganun-ganun. Pero feeling ko, medyo may katagalan na yun. Medyo may katagalan na. Pero syempre, kung wala namang permiso si Elise, o diba? O ipopost ba niya yun? Kasi doon po sa pinag-uusapan na literato na nag-viral at pinag-usapan sa mga sulok-sulok ng showbiz, makikita doon na parang may dinner silang dalawa o nasa isang boat o parang yate or something, tapos may table dyan, may candle church. Candle ba yun? Totoo ba yun? Tapos may background na mga ilaw-ilaw sa likod, parang nasa dagat. Tapos ang sweet na hindi naman sila nagkikiss pero sweet talaga, napaka-intimate nung ano. Na syempre ang iisipin ng mga naniniwala at mga followers nila, are they back together? Oh! Nagkabalikan na ba sila? Diba? Kasi nga, diba? Itong mga nakaraang panahon, especially nung Christmas. Nung Christmas daw, kung saan, bubukin ko na ha, kung saan nakikita-kita pa kami dati doon sa ano, doon sa Faces and Curves. Faces and Curves na nagpapapicture pa nga ako sa kanila, diba? Saya-saya namin. Wala na sila noon kasi may kanya-kanyang ano na sila, mga career, may mga kanya-kanya na silang mga gustong tahakin dahil naggumawa si Makoy ng project na hindi kasama si Elise. Tapos si Elise gumawa rin. Tapos nagkaroon na nga ng mga emote-emote, chong-chong. O, tapos ang nabalitaan natin huli, itong si Makoy, bago pa man nag-lockdown, nagpaalam na sa Star Magic at lumipat na siya sa Viva Artist Center. Viva Artist Center, tama, sa Viva Management. And bilang isang Viva talent, may mga naka-line up siyang projects. Ito naman si Elise, although nasa Star Magic pa siya, pero parang nagpaalam na rin siya, especially now na nagkaroon ng lockdown, na babalik na lang na muna daw siya sa kanyang pag-aaral. But still, nagtatanong ang karamihan mga followers nila, fans, kung nagkabalikan nga sila dahil nga doon sa simple picture na yon. Walang denial, walang confirmation na nanggaling sa dalawa. Pero, may chika kami. Kasi yung mga common friends namin, ay nagsasabi na na-renew ang kanilang friendship dahil sa lockdown. Dahil sa lockdown, naging open ang communication nila. Diba? Ang daming naging ganun, diba? Sina Julia Barreto, si Joshua Garcia, sina Gerald Anderson, at iba pang mga artista dyan na nabalita before na nagkaroon ng mga tampuhan, rift, hiwalayan, etc. Nang dahil dun sa pandemic na nag-stay at home lang tayo, nandoon tayo sa ating mga bahay-bahay at doon tayo nagbubuni-buni, maraming mga personalidad, kahit yung mga simpleng mga tao lang din, just mga simpleng tao lang ha, na nagkabati-bati, di ba? O buti po sila nagkabati kami. Lockdown talagang wala. Dinedma forever. Dinedma forever! So yun, di bale. So, di bale na po yung sinabi ko. Anong tawag dito? So, kung totoo man yun, maraming masaya. Isa na kami doon. O, diba? Basta alam namin si Makoy, papagpatuloy kanyang career, marami naka-line up sa kanyang mga proyekto na kinukonsider siya for Viva. At isa na nga rito, ang nabalitaan namin, pagsasa buhay ng ano, ng parang buhay kasaysayan itong isang producer na naging artista rin dati, na parang siya ang napipisil na gumanap na lover ni umano nung karakter na gagampanan. Tapos ang alam namin, nabalita namin, si Wendell Ramos yung gaganap sa akin. Si Joanne Serrano, ito pinag-uusapan natin na parang pinag-aaralan isa buhay o isa pelikula ang kanyang naging buhay sa showbiz or yung mismong buhay niya kung paano siya naging Joanne Serrano. Tapos si ano yata ang napisil gumanap, si Wendell Ramos. Tapos si Makoy De Leon ang kanyang magiging love interest. Ibig sabihin, mapangahas ito kasi, di ba, Wendell Ramos tapos Makoy De Leon. Anyway, masaya kami kung yun ang gusto tahak ng landas ni Makoy.
go kasi this Mariones, Diyos ko Lord, mag-iinarte ka ba sa mga panahon na ito? Sa kabilang banda, kung maganda naman ang kanilang friendship ngayon or nagkabalikan man sila ni Elise, di bonggam-bongga, diba? Si Elise Hoson, si Makoy De Leon, pinagsama si Maclis, masaya ang Maclis. At dahil dyan sa mga gusto magkomento, magbigay ng kanilang opinion, pahayag, tutok lang po kayo at ibahagi niyo po yan dito sa amin sa Unbearable Channel dito lamang sa YouTube dahil kami magbababay pansamantala. Pansamantala rin kami. Makikipagpalakpakan sa inyo. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Tita Thelma Zuniga Rodriguez, ayan, ando doon na lang itong mga pinapa-thank you hako ha. Thank you very much. I love you. Thank you.